Magandang araw muli mga bata! Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang asignaturang Araling Panlipunan. Tayo ay nasa Quarter 1, Week 5. At pag-aaralan natin ang aralin tungkol sa paghihinuha ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago. Para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin, inaasahang makapaghihinuha ka ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin tungkol sa timeline. Dahil pag-aaralan natin dito ang pagpapatuloy at pagbabago. Ang bata ay sinasabi na natuto akong gumapang noong 8 buwang gulang ako. Kaya ko nang lumakad mag-isa noong ako ay 1 taong gulang na. Nagsimula akong pumasok sa paaralan noong ako ay 5 taong gulang. At ngayon ay 7 taong gulang na ako at nasa unang baitang. Ganyan rin ba ang inyong ginagawa? Ganyan rin ba ang nangyari sa inyong buhay? Maaring may pagkakatulad o pagkakaiba. Dahil ang bawat pagbabago ng isang tao ay magkakaiba. Ngayong pag-aralan natin ang pagpapatuloy at pagbabago. Ano ba sa kanila ang nagbago? O ano ang nagpatuloy? Siyempre, ang nagbago sa kanila ay ang kanilang pisikal na anyo. Dahil sila ay lumalaki o siya ay lumalaki, lumalaki na rin ang kanyang gamit na isinusuot. Halimbawa, yung kanyang damit. Noong bata siya, siya ay nakalampin pa lamang. Tapos nung 1 taong gulang, ay maliit pa lamang ang kanyang damit. Habang siya ay lumalaki, lumalaki na rin ang mga damit na kanyang isinusuot. Ngunit nagbabago ito. Hindi niya maaaring isuot ang dati niya ng damit. Halimbawa, kung ngayon ay nasa unang baitang na siya at 7 taong gulang, hindi niya na maaaring isuot ang mga damit noong siya ay sanggol pa lamang dahil nagbabago ang kanyang pisikal na anyo. Humahaba din ang kanyang buhok at ang kanyang sapatos ay napapalitan dahil lumalaki rin ang kanyang paa. Siya rin ay tumatangkad. Ganon din tayo. Tayo ay tumatangkad at lumalaki. Pero hindi lahat ay nagbabago. Meron pa rin nananatili. O yan ay hindi nagbabago. Kahit anong mangyari, yan ay mananatili pa rin. Katulad na lamang ng ating pangalan at petsa ng kapanganakan. Kapag ikaw ay ipinanganak at ikaw ay binigyan ng pangalan, yon ay magiging pangalan mo na hanggang sa ikaw ay lumaki o tumanda. Hindi yan maaaring baguhin. Kung gusto mo magpabago ng pangalan, kailangan mo pang magpaayos o ipaayos ang iyong pangalan, pero mahirap yun. Kaya ang pangalan mo ay nananatili. Ang pangalan natin ay hindi nababago. Maaaring ang ating nickname o palayaw ay mabago. Pero ang ating real name o totoong pangalan simula ng
ikaw ay pinanganak at ang nakalagay sa iyong birth certificate, yun na ang iyong pangalan o yun na nga aking pangalan. Ganon din ang petsa ng aking kapanganakan, ganon din ang sa iyo. Hindi natin mababago o nananatili ang petsa ng ating kapanganakan o yung ating birthday. Hindi pwedeng pabago-bago ang ating kapanganakan o yung araw ng yung petsa ng ating kapanganakan. Kung ang birthday ni teacher ay September 21, 1988, yun na palagi ang kanyang petsa ng kapanganakan. September 21. Okay? Habang tumatanda ay habang lumalaki, nadadagdagan lang ang ating edad. Ngunit, hindi napapago ang ating petsa ng kapanganakan. Ang nagbabago lamang ay ang ating edad. Ganon din nananatili ang pangalan ng ating nanay o magulang. Kasi nakalagay rin niya sa birth certificate. Maliban na lamang kung magkaroon ng pagkakataon na mabago ang pangalan, magbago ang iyong tatay o yung magulang mo. Kasi ang nanay hindi yan napapalitan dahil siya ang nagpanganak sa iyo. Ang tatay, nakalagay rin niya sa birth certificate. Pero kung may nangyaring hindi maganda at siya ay nawala at ang iyong nanay ay nagkaroon ng bagong asawa, maaaring magkaroon ka ng iba pang tatay. Pero ang nakalagay sa iyong birth certificate ay iyong tatay talaga. Hindi na yan mababago. Okay? Maliban na lang kung meron pang legal basis na gagawin. Pero matagal din yun. Okay? May mga pagbabago na gaganap sa ating buhay. Sa bawat pagbabago ay may mahalagang pangyayari. Halimbawa, noong ikaw ay ipinanganak, bininyagan, nagdiwang ng unang kaarawan, ikalawang kaarawan, tatlo, hanggang sa ikaw ay makapasok at ngayon na ikaw ay nasa unang baitang na. Yan ay isa sa mga mahalagang pangyayari sa ating buhay o sa iyong buhay. Yan ay ilan po sa mga mahalagang pangyayari na maaari nating ikwento paglipas ng panahon. O, ngayon tingnan natin, hindi lang yan pangyayari. Lumalaki na rin at nagbabago na rin ang mga kaya mong gawin. Kaya mo na rin gumawa ng mga mumunting bagay. Ang tanong, tumutulong ka ba sa mga gawaing bahay? Taas ang kamay kung tumutulong. Very good. Mabuti na ikaw ay tumutulong sa gawaing bahay. Dahil sa simpleng paraan, ikaw ay nagiging responsableng bata. Gusto mo bang tawagin kang responsableng bata? Oh, very good. Kapag responsable, ginagawa niya ang mga gawain na nakaatang o na inuutos sa kanya na tungkulin. Yun ay palagi mong ginagawa. Hindi na kailangang utusan. O kailangan alam mo na ang mga gagawin mo sa bahay. Ikaw ba ay nagwawalis? Naglilikom ng iyong pinagigaan? Ikaw ba ay naghuhugas ng plato? Yan ba ang nakaatas sa iyo? Kung yon ang nakaatas sa iyo, yan ay iyong tungkulin sa gawaing bahay na kailangan mong gawin. Okay, ngayon naman ay tumungo tayo sa inyong tahanan.
iugnay natin ang paghihinuha. Pag sinabi nating paghihinuha, yon ay matalinong panghuhula. Hindi tayo basta-basta manghuhula, pero pag-iisipan natin mabuti. Gagawa natin ang matalinong paghuhula sa pagtulong natin sa ating mga magulang habang nasa bahay. Halimbawa, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, tingnan at pag-aralan ang mga larawan. Isulat ang bilang isa hanggang lima ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagprito ng itlog. Gawin ito sa kwaderno. Marunong ka bang magprito ng itlog? Kung marunong ka, very good. Pero kung hindi naman, maaari tayong katulad ng bata na tumutulong sa kanyang nanay. Okay, sasabihin ko muna yung kung ano ang pinapakita ng mga larawan. Sa unang larawan, iniaabot ng bata ang itlog sa kanyang nanay. Yan ba yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat o pang-lima? Lalagyan nyo ng bilang isa hanggang lima. Kung alin dyan ang nauna, yun ang bilang isa. Okay, yung bilang dalawa, ang nanay at ang bata ay kumakain na. Sila ay kumakain na. Tapos na ang kanilang pagluluto ng itlog, pagpiprito ng itlog. Ang bilang tatlo, yan naman ay binubuksan o yung kinrak na ni nanay ang itlog at inilagay na sa kawali. Piniprito niya na. Bilang apat, yan ay naglalagay siya ng mantika. Si nanay ay naglalagay ng mantika sa kawali. At bilang lima, naglalagay naman ang bata ng pampalasa sa itlog. Ito ay asin. Naglalagay ng asin ang bata sa itlog para may lasa. Okay, alin dyan ang nauna? Ano ang unang dapat gagawin para sa pagpiprito ng itlog? Lagyan nyo ng bilang isa. Sumunod, bilang dalawa. Tatlo, apat hanggang ang huli ay bilang lima. Maaari mong ihinto ang ating video para masagutan mo ang ating pagsasanay o gawain sa pagkatuto bilang isa. Okay, bibigyan kita ng sampu. Bibilangan kita hanggang sampu para maisagawa mo ito. Okay? Isa. Dalawa. Sagot na lamang ha. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. At sampu. Ginamit mo ba ang matalino mong paghuhula o ang paghihinuha? Okay, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Okay, alin dyan ang dapat na mauna? Saan natin ilalagay ang bilang isa? Okay, tingnan natin kung parehas tayo ng sagot ha. Ang bilang isa ay ang pang-apat. Dahil ang unang gagawin ni nanay ay maglalagay ng mantika kapag magpiprito ng itlog. Ganyan din ba ang sagot mo? Very good! Dahil tayo ay parehas ng sagot. Alin naman dyan ang sumunod?
para maging bilang dalawa. Kasunod ng paglalagay ng mantika, ano nang gagawin ni nanay? O anong gagawin mo? Okay, ang sumunod dyan ay mag-aabot na ang bata ng itlog kay nanay. Siyempre, kailangan meron kang iluluto. Merong iluluto si nanay. Kaya inabot ng bata ang itlog kay nanay yung isang tray. Okay, at may isang itlog na ibinigay ang bata. Sumunod, bilang tatlo. Ano naman ang gagawin niya sa itlog? Siyempre, yan ay kanyang ikakrak na at ilalagay sa kawali. Okay. Pagkatapos, bilang apat, lalagyan na ng pampalasa. Lalagyan ng asin para masarap ang ipiniritong itlog ni nanay. Katulong ka. Okay, at ang huli, syempre, kapag naluto na, makakakain na ng piniritong itlog. Okay? Ganyan din ba ang sagot mo? Very good! Okay. Ngayon, may papakita ko sa inyo. Tingnan natin ang pagbabago na nangyayari sa isang paru-paro. Alam mo ba kung paano ang isang itlog ng paru-paro o ang uod, caterpillar, ay nagiging paru-paro? Kung alam mo na, magaling. Kung hindi naman, panoorin mo mabuti ang videong ito para matutuhan mo kung paanong ang paglaki ng isang paru-paro. Ito ay mula sa National Geographic. Ayan. Diyan nagmula ang caterpillar. O siya ay gumagapang bilang uod o caterpillar. Yan, lumalaki na siya. Kumakain ng dahon para siya ay lumaki. Tapos, siya ay magkakaroon na ng pupa. Pabalot na siya ng pupa. Tapos sa paglipas ng mga araw, unti-unti ang pupa may lalabas na paru-paro. Ayan, ang paglaki ng isang paru-paro. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, piliin at isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Gagamitin niyo ulit ang inyong paghihinuha. Maaring ang gawain na ito ay may kaugnayan sa ating pinanood tungkol sa isang paru-paro. Okay, bilang isa, alin sa mga larawan
na nagpapakita ng pangalawang yugto ng pagbabago sa siklo ng buhay ng isang paru-paro. A. B. C. O D. Alin dyan yung pangalawa? Okay, sabihin mo nga ang iyong sagot. Okay, ang tamang sagot ay letrang A. Okay, sumunod naman. Alin sa mga larawan na nagpapakita ng pangalawang yugto ng pagbabago ng buhay ng isang manok? A, B, C, o D? Alin dyan ang pangalawa na pangyayari? A, B, C, o D? At ang tamang sagot ay ang letrang B, sisiw. Mula sa itlog, naging sisiw, tapos medyo maliit pa siyang manok at ang huli, malaki na talaga ang manok. Bilang tatlo, alin sa mga larawan ang dapat mauna sa yugto ng buhay ng isang kamatis? A, B, ang B yan ay buto ha, na inilagay sa lupa. C, mayroong umusbong na halaman, na kamatis. O D, naging prutas na ito. A, B, C, o D, alin dyan ang dapat mauna? At ang tamang sagot ay ang letrang B. Nagmula muna ang kamatis sa buto. Sumunod. Ano ang huling yugto ng isang palaka? Alam niyo ba yung life cycle o siklo ng buhay ng isang palaka? O tingnan natin. A. Fraglet. B. Yung tadpole o butete. C, itlog pa lamang. O D, yan ay isang palaka na. Okay, alin ang huling yugto? Ang tamang sagot ay ang letrang D. Tama ka ba? Very good. Magaling ka talaga. Okay. Tandaan natin, ang paghihinuha ay salitang Tagalog na nangangahulugang matalinong paghula o pagbibigay ng opinyon sa mga pangyayari gamit ang mga patunay na makatotohanan sa pamamagitan ng matalinong pag-iisip at paghusga. Basahin mo nga. Ulitin mo habang babasahin ko muli ha. Tandaan. Ang paghihinuha ay salitang Tagalog na nangangahulugang matalinong paghula o pagbibigay ng opinyon sa mga pangyayari gamit ang mga patunay na makatotohanan sa pamamagitan ng matalinong pag-iisip at paghusga. Okay. Para sa ating gawain sa pagtuto bilang tatlo, ibigay ang nawawalang yugto ng mga pagbabago. Piliin ang iyong sagot sa kahon sa ibaba. Piliin at isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Ito ang ating pamimilian. A. Yan ay itlog ng isang
ti paklong. Yan, maliliit pa lamang at mahaba. B. Buto ng kalabasa. C. Yan ay yung larva ng isang lamok. D. Sisiyo. Bago maging isang manok. At D. Ay E. Froglet. Yan ang ating pamimilian sa mga sumusunod na bilang. Okay. Ito ay isang kalabasa. Ano ang unang yugto na nawawala sa isang kalabasa? Okay. A. B. C. D. O E. Oh, nakita na ang sagot. Ang tama sagot ay letrang B. Siyempre, buto muna. Ang una, itatanim ang buto bago ito ay magkakaroon ng usbong, magiging halaman, lalaki na magkakaroon ng bulaklak at bunga. Okay. Sumunod, ano ang nawawalang yugto sa palaka? Yan ang pamimilian natin, ha? Okay. Alin yung pangatlong yugto na nawawala sa isang palaka? A, B, C, D, o E. Madali lang yan. Kita nyo ba tayo sa larawan? Okay, ang tama sagot ay letrang E. Nakatama ka ba? Magaling! Okay, para sa bilang tatlo, manok. Alin ang pangalawang yugto sa buhay ng isang manok? A, B, C, D, o E? Okay, ang tama sagot ay letrang D. Sisiyo. Okay. Bilang apat, ito naman ay tipaklong. Ano ang unang yugto sa buhay ng isang tipaklong? A, B, C, D, o E? Alin dyan ang nawawalang unang yugto ng tipaklong? At ang tama sagot ay ang letrang A. Tama ka rin ba? Very good. At ang bilang lima, alin ang pangalawang yugto sa isang lamok? A, B, C, D, o E? Ang tama sagot ay ang letrang C. Nakakuha ka ba ng limang tamang sagot? Oh, very good! Apat. Very good pa rin. Tatlo. Good. Dalawa. Okay? At isa. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang apat, suriin ang mga larawan. Hana sa bahaging A o hanay A ay nagpapakita ng mga naunang yugto sa buhay ng isang tao. Sa hanay B naman ay ang paglalarawan ng mga maaaring naging bunga ng naunang yugto. Pag-aralan ang mga katangian nila upang mapagtambal mo ang angkop sa bawat isa. Okay? Para sa hanay A, ang bata ay nag-aaral. Sa bilang isa, bilang dalawa, kumakanta. Bilang tatlo, naglalaro ng kotse. Bilang apat, naglalaro ng bola. At bilang lima, ay tumatakbo. Hahanapin natin ang maaaring maging bunga o resulta nito sa hanay B. A. Siya na ay isang basketball player o basketballista.
B. Siya ay isang racer ng kotse. Okay. C. Siya ay naging isang doktor. E. Siya ay naglalaro ng javelin throw. Yung may hinahagis na stick, tapos tumatakbo siya na mabilis, tapos ihagis niya yung stick. Okay. Tapos palayuan ng stick yon. At letrang E ay siya ay kumakanta. Naging singer na siya. Okay. Tingnan natin sa bilang isa, alin dyan ang maaaring maging resulta. Nakita nyo na kanina na ang sagot ay letrang C. Okay. Number 2 ay letrang E. Okay. Number 3, letrang B. Naging racer na siya. Number 4 ay basketball player. At number 5, okay, ang number 5 ay letrang D. Naglalaro na siya ng javelin throw. Nakatama ka pa lahat? Kung nakatama ka lahat, very good. Ang galing-galing mo. Talagang ang One Liberty ay magaling na mga bata sa ating aralin. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin, at huwag kakalimutan na isaisip, isa puso, at tandaan ang ating mga pinag-aralan dahil ito ay mahalaga sa ating buhay. At ganun din, huwag kalimutan gawin ang mga gawain natin, ang ating activity sheet, at ipapasa sa Google Classroom. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating aralin. Ito si Teacher Diana Lim, ang kasama mo sa iyong aralin. Maraming salamat din sa mga kasama mo sa bahay na tumutulong sa ating pinag-aaralan. Sana po ay huwag kayong magsawa na magturo sa inyong anak o kamag-anak para siya ay lubos na matuto. Pasensya ang kailangan kapag minsan ay napapagod na ang bata o na hindi naiintindihan. Dahil ngayon tayo ay nasa pandemya, tayo po ay magtutulong-tulong para sa kinabukasan ng